Okay, let us start. So last time, we have tackled rule 113, 126, and 110 together with the general principles of your criminal procedure. So on those topics, kindly, dapat masyadong alam nyo yung jurisdiction doon, ha? Huwag nyo kakalimutan yung jurisdiction, especially the three requisites before a court could badly exercise jurisdiction. Aside from that, on rule 113, you kindly take note this one, yung rule 113 nyo talaga, yun yung mismong maraming tinatanungan sa board exam, especially the section 5, yung paragraph A, B, and C nyo, namely the warrantless arrest, yung caut in flagrante delicto, hot pursuit, tsaka yung fugitive of justice. Laging tinatanong yan in correlation with Article 124 and 125. Especially yung 125 nyo. Kasi nandun yung reglementary period provided by warrantless arrest. Sometimes, it will be asked to you about the warrantless arrest, the procedure on the civilians. Oh, that is related naman to your unlawful arrest. Okay. Anyways, in 126 naman, you need to remember there the warrantless search. Yung four grounds na binanggit natin. Like, we have Plainview Doctrine. We have also the search incidental to lawful arrest. Stop and freeze, tsaka yung search of moving vehicles. Ayan. Laging tinatanong yan. Sa 110 nyo, you need to take note, again, is the endanap. Yung endanap nyo, yung name of the offended party, name of the accused, designation of offense, cause of accusation or acts or omission constituting an offense, place, tsaka approximate date and time. Okay. Now, we will go to rule 111 or what we call as the prosecution of civil action. As a general rule, we studied this one on your book 1 under article 100. Kung naalala nyo pa, every person criminally liable is also civilly liable. So once you file a complaint or information, as a general rule, the civil action is also deemed, tandaan nyo to, it is also deemed instituted. Ibig sabihin, magkasabay sila. Kasi general rule natin once a person is criminally liable, he is also civilly liable. So in filing a criminal action, once we say now, mag-iba yung term natin, once we file a criminal action, that will be either a complaint, initiated by a complaint or an information, together with it, ang kasamang naka-institute sa kanya talaga is the civil action. So now, we all know, we have studied in the prosecution of criminal action that it is initiated by the public prosecutor, and it could be by de officio or it could be prosecuted not de officio. So, depending upon on the crimes. So, now, in civil action, there is a thing here under Section 2, if you will notice. In Section 2, there is a provided there that the civil action may be filed separately. Ibig sabihin, your Section 2 is an exemption to the rule. Again, yung general rule nyo, that is Section 1, lahat ng criminal action kasama niya or deemed instituted lagi ang civil action. An exemption is you can file your civil action separately. Ihiwalay natin. Paano nangyari yun, sir? Pwede palang ihiwalay yun. Okay, pwede naman. First, tandaan nyo to. First, if the person reserves his right to file a civil action, ni-reserve mo. Pwede mag-reserve. Okay. So, in reservation, ito medyo malawak kasi ito. Makinig kay Maygay, ha? Kasi papasok yung civil code dito, lalagyan ko kayo ng kaunting civil code. Before we understand this one, we can file separately. We need to understand what are the sources of an obligation. Kasi in your study in criminology, under Article 1157 of the civil code, there are sources of obligation. One of the sources, of course, we study in criminology is quasi-delicts, tsaka yung delicts. Criminal liability, meaning, kasi we studied in Article 3, diba, that the act could be committed either by deceit or by culpa.
So, yung mga sources natin is from the main revised penal code, yung criminal liability, automatic yan, may civil liability talaga mag-arise dyan, and together with quasi-delicts. Aside from that, it is also provided there, may makikita yung article dyan, like 32, 33, and 34. If you have noticed that one, that is also provided under the civil code. However, those articles provide that a civil liability may be reserved. Also included din yan, aside from quasi-delict. To set an example, physical injuries. What else? Estafa. On those crimes, automatically may nag-a-arise talaga ng civil liability independent from the criminal liability na pwede mong ipasa. So pwede mong i-reserve yan, meaning. So now, the question here on your procedure is, kailan pwede mag-reserve? Okay. Pwede lang mag-reserve, tanda nyo to ha, before the prosecutor presents evidence. O, doon ka lang pwede mag-reserve ng yung about the civil liability or the civil action. Okay. O, yun. Pagka nakapag-ano na yung prosecutor ng kanyang evidence. Before niya matapos mag-present ng evidence. So, aside from that, you will notice also there is a term there na waiver. Pwede naman kahit hindi ka na mag-file ng civil action eh. Gusto mo lang talaga is justice. Ayaw mo ng pera. Gusto mo talaga makuha is justice lang. Pwede naman. You may waive your right for civil action. So, another rule dito na paborito sa inyo. Kung naalala nyo pa, diba may pardon by the offended party tayo? Naalala pa under article, I think, that is 23 of your RPC. If you will notice there that yung pardon that could be granted by the offended party in criminal liabilities, ang pwede nang i-pardon is mostly on private crimes. Oh, like in Kasarap nyo, exempt now rape, kasi we all know that rape is now a public crime. Pwedeng i-pardon. So aside from that, yung waiver natin could be also extended to this term, the pardon by the offended party. Generally, ang pwedeng i-pardon ng offended party, aside from private crimes, makinig maigi, aside from private crimes, such as concubinage, adultery, seduction, abduction, pwede niya pang i-pardon together with it is the civil action. O, pwede niya i-pardon yung civil liability. Ayaw niya nga nun eh. Gusto niya lang is criminal. Wala namang problema. It's upon the offended party. Except, ito yung problema natin. Hindi naman pwedeng i-pardon. Of course, alam natin yung mga public crimes like theft. It could be prosecuted the official eh. Theft, robbery, rape, hindi na pwedeng i-pardon ngayon yan. Yung criminal liability. However, pwede pa rin i-pardon naman yung civil action or the civil liability. Oh, hindi maigi ah. Medyo mahirap intindihin yan. Another one is that, may sinasabi pang isang term dyan that the civil action may run or may be instituted independently. Independently. Ihiwalay. If the sources are, again, Article 32, 33, and 34 of your civil code. Hiwalay talaga yan. Example natin, homicide. The crime of homicide, we all know that is inherently included yung physical injuries under that crime. So, pag mga physical injuries kasi, pwede mong mag-run ng independent civil action yan. Pwede gawin din. Hiwalay. Okay. So aside from that, meron pa dyan term na may nagraran talaga yung independently. And aside from that, kasi ganito lagi ang general rule natin. Pag pinasing criminal action, dapat inuuna talaga ang criminal action. From the civil action, dapat may preference toward the criminal action. Hindi pwedeng unahin civil action. However, pwedeng bumaliktad yun. Pwedeng unahin mo na yung civil action in this prejudicial question. Pag may encounter kayong prejudicial question, doon na. Pwede. Pwedeng mauna yung civil action rather than the criminal action. Magkakaroon ng preference. So now, in civil action and in criminal action, bakit sir, dinidim instituted or pwedeng ma-waive? Bakit pwedeng i-reserve? Ba't pwedeng mag-run ng independently? We all know that your criminal action only requires a quantum of evidence. Tandaan nyo to, which is proof beyond reasonable doubt.
There is a different quantum of evidence that require in civil action. It only requires preponderance of evidence. Magkaiba sila. Magkaiba. From the quantum of evidence pa lang. So meaning, not necessarily, pag na-prove yung civil action, which requires only preponderance of evidence, mapuprove na rin yung criminal action. That's not the thing because they require different, both of them require different quantum of evidence. Okay. So what is the quantum of evidence for criminal action? Again, it is proof beyond reasonable doubt, which only requires moral certainty. Oo, moral certainty lang kailangan, hindi absolute certainty. No, kailangan lang ma-overthrow mo yung reasonable doubt. If you were able to overthrow the reasonable doubt, then you could pronounce a person as guilty. In civil action, it only requires preponderance of evidence. Once we say preponderance of evidence, dito nangyayari naman is the evidence with greater weight. Ang problema rito, hindi paramihan yan. Hindi porket may 1,000 kang witness, yung isa, one witness lang, mas reliable yung 1,000 witness mo. That's not the thing. In preponderance of evidence, it's not all about the quantity, but the quality. Quality of the evidence presented. Okay? So now, let's go back here now. Now, in civil action, a general rule again, may preference ang criminal action over the civil action. Mas uunahin lagi ang criminal action, hindi ang civil action. However, in some instances, pwedeng ang i-reserve, pwedeng mag-run ng independently, or pwedeng i-waive. Naintindihan pa ba? Naku, ito sabi sa inyo, medyo mahirap to ha. Now, let's focus on the favorite breeding ground ng civil action nyo. We call it prejudicial question. You go with your section. Unahin mo natin, section 6. Pitong lang section niya. Madali lang ito, tutusin. Huwag kayo magpakahirap. Pipito lang section niya. Oh, we go first with section 6. A prejudicial question. To set an example, para maintindihan niyo, before we go to with the elements. I think I've already tell you a story here. Example natin, what is a prejudicial question? Example, Revilla married Ferrer. Oh, kinasal sila ni Ferrer. However, si Ferrer is puinersa lang pala si Revilla na magpakasal. There was force, there were intimidation. So therefore, we could presuppose that the marriage is void. Void. Bawal kasi yun eh. Kailangan, of course, ang marriage is by your own volition. And then, si Revilla biglang nagpakasal ulit with the long time girlfriend niya. Hindi natin, sino ba? Walang babae. Walang babae na. Sabi na si Andrea Diamante. So, pakasal siya ulit. Now, of course, we all know that the crime committed by Revilla will be bigamy. Oh, kasi nagpakasal ulit eh, bigamy. However, in prejudicial question, if Revilla will, remember this one, will pronounce their marriage with Ferrer as null and void, mas uunahin yun kaysa doon sa bigamy case, which is a criminal action. Why? Because kung na-determine na null and void yung kasal, therefore, there will be no crime of bigamy. Oh, kasi walang first valid marriage. Walang kasal na nangyari. Okay? So that will be a prejudicial question. So what are the elements of prejudicial question? Is first, tandaan nyo ito yung pinakaunang term niya. Kailangan there is a similar or intimate relation between the issues. Oh, like the bigamy and nullity of marriage. Oh, similar or intimate. Halos magkamukha yung issue. So bago ma-determine yung isang issue, kailangan unahin muna yung civil action. Another one is that the issue was been raised by different tribunals. Dalawang court yung nag-hearing about that case. That will be prejudicial question. However, now, there are decisions of Supreme Court. Ito, mahirap eh. Kung makinig kayo may game, Revilla could still be held liable for bigamy there. Kasi willful niyang ginawa yun with intent, although the marriage was null and void. There will be still a crime of bigamy. Ah, that's the problem now. Hindi na defense ngayon ang sabihin mo na may naka-file naman pong ano eh na declaration ng marriage namin null and void eh.
that could not be a defense. Pagkasal ka na, you could not do it that one. The first thing to do, pagkasal, pag gusto mong pasal ulit, is of course, you file first a case of ano, nullity of marriage. Hindi pwedeng pagsabayin yun. This is the rule now. I think you have read this one. Every person who will come with prejudicial question must come to the court with clean hands. You could not use the prejudicial question in order for you to win a case. Kailangan may clear hands ka. Hindi pwedeng yung gagamitin mo yan pang masamang intention. Nakukuha? Questions? Ako, medyo malilito ko yan. Sige kayo, sayang. Okay na? Okay. Oh, you have no question. Now, another one is, sinabi natin kanina is yung reservation of civil liability. Oh, pwede naman mag-reserve. However, you could do that one only. Saan stage ba nagpe-present ng evidence sa prosecution? Pre-trial. So, hanggang dun lang sa first stage ng pre-trial kasi nagpe-present si prosecutor ng evidence. So, meaning, dapat before pre-trial or before the prosecutor rests its case, makinig maigi, bago siya mag-rest ang case, kasi ganyan ginagawa eh. Later on, makikita nyo yung pre-trial. Ginagawa kasi sa pre-trial, ang mauna dyan, of course, pag yung order of trial, ang mauna dyan mag-present lagi, prosecutor, sabihin niya sa court, Exhibit A, Your Honor, the testimony of the witnesses. Exhibit B, Your Honor, the knife use in killing. Exhibit C, Your Honor, the testimony of the police officer, the arresting officer. Pwede yung mga ganun, ayun yung ginagawa sa pre-trial nyo. Ngayon, pag nag-rest na ng case si prosecutor, hindi ka na pwede mag-reserve ng civil action. Bawal mo nang gawin yun. You could do that only before the prosecutor rests its case. Ibig sabihin nun, after the prosecutor presented its evidence, hindi ka na pwede mag-reserve ng civil liability mo. Ang mangyayari doon, pag hindi nag-failed ka na mag-reserve, wala namang problema. Magkasama na. The civil action will be deemed instituted together with your criminal action. Wala namang problema sa reservation. Ang rule lang, kailangan tandaan nyo, gawin yan before the prosecutor rests its case. O hanggang dun lang yon. May allowable time lang kung pwede ka mag-reserve. Next one is yung independently. Bakit ba tumatakbo ng independently yung mga civil action natin? Kasi nga, as we said kanina, diba may mga sources of obligation. Aside from the sources of obligation, which is, sinabi ko, delicts and quasi-delicts. Automatic kasi, pag may criminal liability, may civil liability yung tao. Aside from that, may sources pa tayo as provided under the law. Oh, may sources yan. Yung 32, 33, 34 nyo. Example natin, physical injuries. Automatically yan. Kahit walang criminal liability, if you could still recall. Naalala nyo pa yung saan natin, yung mga scenarios natin sa Jimaha? Especially pag sa accident. Kung may injury na cause doon, meron pa rin civil liability doon. Kung naalala nyo, doon sa article 12 nyo, sa article ano nyo nga rin, 11 meron, sa paragraph 4, state of necessity. May mga liability under the law na may sources pa rin. Hindi lang tong RPC nyo, which is delicts, yung felonies, tsaka yung quasi-delicts nyo, meaning yung reckless imprudence or negligence. Hindi lang yon. For example, nakapatay ka talaga under provided under the civil law at the sources of obligation is a law. Provided there that because inherently homicide is a physical injury. Therefore, there could be a civil action provided. Magkaiba yon. So according to sources, yung sources mo, nakapatay ka, which is delicts, may another source na naman sa civil code. Nakukuha? Another one, yung mga estafa. Because that is fraud, may damage automatically. Aside from the civil liability that will be raised from the crime, the delict, meron pa provided again under the civil code. Okay lang, ngayon. Ang problema rito, makinig kayo maigi, parang may double jeopardy term dito. Hindi ka pwede namang maningil ng twice. O yun lang, of course, that will be unjust enrichment. Dalawang beses mo sisingilin, although dalawa yung sources ng obligation, which is the civil code, and the other one is delict. Bawal ko namang mag-claim ng twice. Ayun yung kagandahan dyan sa civil code nyo. Okay na, wala namang problema eh. As, hindi pwede mag-claim ng dalawang beses. Although there are different obligations. Okay. So aside from that, the breeding ground here is another one. You go with your section 4. Section 4. What is the effect of death? Paano pag namatay yung taong tinatrial?
or yung accused? What is the effect on the civil liability? Oh, this is a good question. Ito lagi tinatanong, magre-remain pa ba yung civil liability niya pag namatay na siya? So it will depend upon on what stage nan yung mismong accused. So, if the accused dies, tandaan niyo to, before arraignment and before final judgment, walang civil liability. Mawawala. Kasi nga, diba, naalala natin, kung mabalikan niyo yung Article 89 niyo, there are modes of extinguishment of criminal liability. Of course, pag namatay ka, wala ka ng criminal liability. Anong effect ng civil liability? Ito yung good question here. So now, if a person dies before the trial, before the judgment, before arraignment, there is no civil liability. However, if the person or the accused dies after judgment, there will be still civil liability. Ah, meron na. Meron pa rin. Kahit mamatay siya after the judgment. Why? May judgment na eh. And then, if, paano sir, paano sisingilin yung patay na? Pwede pa. May tinatawag kayong estate or yung heirs. Heirs yung basa doon, ha? Hindi heirs, ha? Yung H-E-I-R-S nyo. Ibig sabihin yung mga pinamanahan niya, yung estate niya, mga naiwan niyang property na ipapamana rin. Pwede doon kunin yung civil liability. Example, si Trans ng rape. Ni-rape. Nang-rape siya. Sabi na si Andrea, ni-rape niya. Namatay si Trans before trial. May civil liability pa ba? Wala na. Eh, what if Trans died after the judgment? Ayun, pwede pa. Kung may ari-arian si Trans dyan, yung bahay niya, kung sa kanya nakapangalan yan, yung sasakyan niya, pwede doon kunin yung civil liability. Okay, o di kaya pinamana niya sa mga kamag-anak niya. Kasi automatic, pag namatay ka, may rule of succession tayo eh. Pinapamana natin yung mga property natin eh. Doon, pwedeng kunin sa heirs. Ayun, yung tinatawag na heirs naman pag namatay. Pag hindi pa napamana, pwede naman sa estate. O, wala nang problema doon. Okay? Estate or heirs. Okay. So, in civil action nyo, aside from that, the effect of the death automatically extinguishes criminal liability. But in civil action, tatandaan nyo lang, before, wala na rin. After, meron pa. After judgment. Okay, o yung tatandaan nyo, yung paborito dyan. Okay? So, that will be your, ano, civil action. Tandaan nyo lang yung mga rule. Maikli lang yan, PP2 sections lang yan. Ayunin ko na ito natin. Independent reserve waives the civil action. Okay? Any questions? We'll go straight to 112. Wala tanong? Aba, wala genius kayo, ha? Wala tanong? Let's go to 112. Preliminary investigation. Sana lang yung section 4 lang po. Section 7 na yun. Na-discuss ko na yung prejudicial question. Hindi na nahalata. Nakukwento ko na. Nakuha. Okay, sir. Abo po. Okay na. Oh, ganun lang yung rule. Tandaan nyo lang. Kasi hindi naman by section tatanong sa inyo. Hindi naman kayo magiging lawyer. Tatanong dyan yung independent, kailan pwede mag-reserve, ano yung prejudicial question, ano mangyayari pag namatay yung tao, mag-exist pa, oh, what is the general rule. Hindi, instituted naman lagi ang civil action. Oh, ganun lang yan. Okay na? Pero kasi malawak yung ano nyo, hindi ko naiingano kasi pang lawyer na yun. Ang kailangan itindihin yung paano nagra-run yung civil action. Again, general rule lang. Paano magra-run yung civil action nyo? It is deemed instituted with criminal action. Ayun na yung section 1 nyo. Tapos sasabihin ng section 2, may pwede mangyari na humimulay si civil action. O pag winib mo, edi wala na. O, paano? Ni-reserve mo. O kaya you run it independently. Kasi may provided under the civil code yung other sources of obligation. O di kaya may prejudicial question. Magti-take preference mo na yung civil action bago yung criminal action. O yun, tandaan nyo yung apat na yun. Waive, reserve, independent, tapos prejudicial question. Then, punta na kayo agad sa section 5. Oh, that will be the effect of death. Section 4, sorry. The effect of death. Just remember, before, saka yung after, judgment. If it is before judgment, wala na. Kasi wala kang judgment, hindi natapos. But if, after na matay yung tao, after judgment, yun lang. Meron pa rin civil liability kasi pwedeng kunin doon sa mga properties niya, such as estate, or doon sa mga pinamanaan niya, sa mga heirs niya. Pwedeng kunin.
Okay? May question pa? Unti lang yan sa board exam nyo. Alam ko, alam nyo, nakita ko. O onsing tanong lang. Sa buong 10 years na board exam na kinalikal ko yung board exam. 10 tanong lang tinanong dyan sa civil action. That's why you need to understand lang yung mga general rule. Tsaka yung apat na way. Paano nangyayari civil action. Okay na? Questions? Ito na. O, sige, we will go straight with 112. Okay? Rule 112. Ito na. Ako, dapat dito kayo pinaka-interested. Dito maraming tinanong. Nakita ko. Sa isang board exam, nakita ko there are questions sa PI about 11 questions to 15. Isang board exam lang yun, ha? 11 to 15. Unlike yung civil action nyo kanina, sabi ko 10 years, sapurin lang yung tanong na na-connect na namin. Oh. Now, in preliminary investigation, oh, huwag ko muna kayo malito, in PI, the term natin, lagi na natin tawagin na PI. Mahaba eh, preliminary investigation. In PI, yung preliminary investigation nyo, ito yung ginagawa ni prosecutor pag meron nag-file ng complaint or information. Meaning, pag natapos na yung, kanina, natapos, ay nakaraan, natapos na yung 110, kompleto yung end up. Magtutuloy-tuloy na yan ng preliminary investigation. What's the very purpose ng PI? To determine if the person is probably guilty of a crime and he committed that crime. Probably lang yung term, ha? Probably. What's the reason why probably lang? It's unlike your unlike the quantum of evidence which is required in criminal cases, which is proof beyond reasonable doubt. Here, at tinitingnan lang, it's not reasonable doubt. It's not proof beyond reasonable doubt that the person is probably guilty lang. Oh, anong issue niya after niyan? Makagawa na siya ng information. Up to resolution. Pag nag-issue na ng resolution, submit niyan sa court, doon magkakaroon ng warrant of arrest. So, meaning to PI nyo, meaning yung preliminary investigation nyo is done with regular filing. Oo, regular filing to. Dito yung mga regular filing. Meaning walang papasok dito na Rule 113 Section 5 nyo. Tandaan nyo. Ang ginawa rito is regular filing ng complaint and information. Pinasa sa office ng prosecutor. Si prosecutor yung resolution niya, pinasa niya kay judge do sa court. O para mag-issue si judge naman ng warrant of arrest. So what is the important term here? If you will take a good look again, is the term probable cause. Probable cause. Ay, we have studied that probable cause, right? Kung naalala nyo pa, saan natin ginamit yun? Doon sa ano? Doon sa arrest. Naalala nyo sa warrantless arrest? Ay, yung sinabi doon sa paragraph B that the crime has just been committed. Then the person has a probable cause to believe that the crime has been committed. In fact, has been committed. Oh. Yung iba'y probable cause doon ng police officer or yung arresting officer or yung private individual na nang-arrest ng tao. Now, here, yung probable cause dito is the term niya, is a well-engender-founded belief. Well-engender-founded belief. Meaning dito yung term natin, babalik natin, that the person is probably guilty. Oh, probably lang ha, probably. Kakaiba kasing ginagawa rito ni prosecutor. Talaga nag-investigate lang. Ano yung gigisahin ka lang dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo doon sa introduction na inquisitorial in nature to. Oh, wala kang right to have a lawyer here. Walang to confront the witnesses. Iimbestigahan ka lang ni prosecutor, tapos titignan niya kung probably guilty ka, tsaka niya ipafile yung kaso. If you will take a good look, alam ko, ang napakaganda sa CJS, yung prosecutor niyo, medyo makapangyarihan kung titignan niyo. Kasi you could immediately dismiss or file the case, depending upon. See? Parang may power siya ni judge. However, please remember this one. Your preliminary investigation is an executive function. What's the reason again? Your prosecutors belongs to the Department of Justice, which is an executive branch. Under yan, executive branch. So meaning, si prosecutor nyo, yung PI na ginagawa is a executive function. It is not a judicial function. So ano yung judicial function here? Pag natapos ni prosecutor represent or i-submit yung resolution papunta sa court, ang gagawin ni judge doon is magkakaroon ng preliminary examination naman. Examine ni judge yun. Oh, what's the purpose naman? Magkakaroon din siya ng probable cause doon si judge naman pag nag-PE.
preliminary examination for the purpose of issuing a warrant of arrest basing on the resolution made by the prosecutor. O doon magbe-base ano niyo? Si judge niyo in issuing a warrant. So now, before we start with PI, we need to determine sino-sino ba'y pwede mag-PI lang. O sino-sino ba'y under ng DOJ ng mga prosecutor nyo. So it is list down there. You take a good look there. Tanggalin nyo kung may old caudal kayo dyan, ha? Tanggalin nyo na yung MTC judge. Wala na yan, amended na yan. Wala na ngayon nagpe-preliminary investigation na judge. Ang nag-PI lang lahat is prosecutor. However, aside from that, kasi we take a good look, city prosecutors and their assistants. Meron kayong provincial prosecutor and their assistants. Meron kayong regional prosecutor and their assistants. Pataas sa pataas yan. Sino pa ba mga prosecutor nyo? We have discussed that one. Sa Sandigan Bayan, sino pa nandun? Ombudsman. O, see? O ngayon, Comelec ngayon. O yun, may mga special prosecutor kayo dyan. Under the Comelec. This violation of the Comelec eh. Comelec Omnibus Election Code. May special prosecutor dyan. So, aside from that, ayun, may mga authorized na yun, such those things, mga special prosecutor and ombudsman, or the tanod bayan, yung ombudsman nyo, tanod bayan din tawag, pwede rin sila mag-prosecute. However, of course, and for a violation of pag special prosecutor under the Comelec, yung mga ano lang, ngayon, yung ngayon, kasi election, yung omnibus code. Yung sa Sandigan Bayan nyo naman, pag na-violate yung mga diniscuss natin nakaraan, 3019, 7080, ombudsman na yung bahala dun. Not the ordinary prosecutor, not the prosecutors provided under Section 2. Tandaan nyo yan na kung sino lang pwede mag-prosecute, provided ng Section 2 yan, wala na yung ibang kukunin. Okay? Wala nang ibang pwede mag-prosecute ng criminal action. Or gumawa ng PI. Ito lang, the prosecutor. Okay? So, kung titingnan nyo rito, kasi medyo malawak to, tingnan nyo procedure nyo dyan. I will teach you a discard here. Tingnan nyo Section 3. Nakita nyo ba yung Section 3? Nakita ba? Oo, ngaba-haba, no? Kawawa naman kayo pag memorize nyo lahat yan. But ganito lang yung ginagawa dyan. Oh, mag-supina si prosecutor, submit ka ng affidavit, tapos yung other party na naman, supina niya, gawa kayo ng counter affidavit nyo, submit ng evidence. Oh, magkaroon siya ng hearing. At summary hearing na naman yan, hindi yung hearing mismo. Parang clarificatory hearing, ganun lang gagawin yan. Mag-submitan lang ng mga replies yung both parties. Ang tatandaan nyo lang dito, huwag kayo malito, kahit ano pang sabihin dyan sa preliminary investigation, lahat yan 10 days. Hindi nyo kailangan memorize yan. Tandahan nyo lang lahat, 10 days. O kailan mag-counter affidavit? 10 days. O kailan ba magsabit ng affidavit? 10 days. Kailan ba magpa-hearing si prosecutor? 10 days. Puro ganun lang sasagot nyo. Ngayon, tandaan nyo lang yung dalawang 5 days dito, hindi na kayo malilito. Ano yung unang 5 days dyan? If you will take a good look. Sa section, sa paragraph E nyo, the termination of the investigation. That's the first 5 days. Nakita? Then, another 5 days here is the resolution. Ayun na lang, tandaan nyo lahat. Hindi na kayo malilito about the procedure. Nakukuha ba? Ganun lang discarding yan. Hindi nyo kailangan memorize lahat yan. Memorize nyo na lang yung dalawang 5 days. Termination. Then, the second 5 days is about the submission of the resolution. Okay? Ayun lang. 10 days. Ayun. Malawak eh. Pero ganun lang ginagawa. That's the procedure on PI. Ang dami kasing gagawin dyan. Memorize nyo lang yung dalawang 5 days if you want to be technical. Kasi alam nyo, ayun yung hit ko yung mga days dito sa procedure. Hindi naman nakakatalino eh. That's mandated nga lang. Kasi yung mga days na yan, kailangan nyo tandaan. Kasi that is the procedure. Kailan ba pwede magsabit ng ganito? Kailan ba pwede isupina? So, tandaan nyo lang yung dalawang 5 days. Hindi na kayo malilito sa board exam nyo kung magsakali magtanong dyan sa PI. Kasi lahat nga 10 days. The rest are 5 days. Yung dalawang 5 days na lang tandaan nyo. Ganyan yung lagi tinuturo sa mga estudyante. Like, hindi, ano, huwag yung memorize hindi nyo sa drugs. Yung mga gramo doon, hindi kailangan may memorize doon. Ang pinapamemorize ko lang doon, yung shabu, tsaka yung marijuana. Shabu is 50 grams or more. Then yung marijuana, 500 grams or more. Bahala ka na kahit anong pang drugs banggitin mo sa akin. 10 grams or more lang din yan. See? Ano yan? That is the law of multiplicity of evidence. Eh. Yung, apply nyo rin lang dyan. Pag may add even, tandaan nyo yung pinagkaiba lang. Ano yung naiba? Ano yung add? Dalawang 5 days lang naman yung add eh. The rest are ano eh. Ay,
Oh, sila naman na iba eh. Dalawang 5 days lang eh. The rest is 10 days. Hindi kayo mahirapan mag-memorize. Okay na? Eto, hindi naman masyado nang tinatanong yan yung board exam yung 10 days. Pero dati sa amin kasi tinatanong yan 10 days. 5 days. Dali lang yan. So now, in the procedure, what is important here is the information. Oh. Kung naalala nyo, diniscuss natin sa 110. Gumagawa na siya ng PI. Kailangan kumpleto nyo yung endanap. Kumpleto dapat substantive yung substance. Kumpleto nyo yung form. Now, minsan nagkakamali rito about the certification, about dun sa jurat, yung sa pirma sa ilalim. What if there is lacking of certification or there is lacking of a signature of the investigating prosecutors? Kasi sinasabit niya pa sa hepe niya yan eh, titirmahan pa ulit eh, si certify. Paano pag lack yun? Okay lang ba yun? Wala namang gagawin, ibabalik lang ng court yun. Kasi walang certification, walang signature eh. Babalik lang doon sa prosecutor. So tandaan nyo to, tatanungin kayo dyan, pwede bang i-certiorari prosecutor? I've told you what is certiorari all about. Yung certiorari nyo is all about the grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Oh. Nag-upgrade ng abuse authority yung court. Papagalitan ng panibagong court yun. Kasi we all know that the prosecutor is not a judicial branch. Bakit mo gagalawin niya ang court? Ba't mo papagalitan si prosecutor? Hindi pwede. The remedy is to bring back the paper lang. Certify lang. Signature. Yun lang naman eh. Si certiorari. Hindi pwede mag-certiorari dyan. That is only for the judicial branch. Okay. Now, here, ang pinaka-nalilito rito na kailangan natin aralin is the 421. The term 4 years, 2 months, and 1 day. As a general rule, ang mga pwedeng cases lang, ang pwedeng preliminary investigation na cases lang is those crime with the penalty of at least 4 years, 2 months, and 1 day. Nako, kung repeater na kayo, alam nyo to, ang daming tinanong na ganito. Yung si 421. Unang tinanong dyan, with regard to fine or without regard to fine? The answer is without regard to fine. Ang pinakabasihan lang ni PI nyo is 421. 4 years, 2 months, and 1 day. Regardless of fine or without regard to fine. Oh, so, ayun yung parameter na 421 natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, this is the medium period of your prison. Correctional, kung naalala nyo pa yung kinumpute natin noong nakaraan sa penalties. So, medium period ng prison correctional will be the, yung medium period niya, dun lang pwede, pataas. Medium period ng prison correctional, pataas sa penalty. Dun lang magkakandak ng PI. Sa the rest, wala na. Okay? That's the general rule. Tandaan ha? General rule, of course, may exemption naman lagi dyan. Makinig ba higi? So, ito na yung tatanong. So, what if the crime is less than 4 years, 2 months, and 1 day? What if the crime is less than 4 years, 2 months, and 1 day? Pwede pa ba mag-conduct ng preliminary investigation? Tanungin nga natin si Trans. What if the offense charge is the penalty is less than 4 years, 2 months, and 1 day? Magka-conduct pa ba ng PI, Trans? No. Ano, sir? No, na po. Hindi na required ang PI. Opo, sir. Oh, yes. The answer is na. Not anymore. Kasi the penalty is less than 4 years, 2 months, and 1 day. Meaning, preliminary investigation is not mandatory. It is not mandatory. However, what if the crime is committed in chartered cities like in metropolitan areas, Trans? Magkakandak pa rin ba ng PI? Even though the penalty is less than 4 years, 2 months, and 1 day? What if the crime is committed in chartered cities, like in Metro Manila, the NCR, or like in Antipolo City, because this is a city? Magkandak pa ba ng PI? Yes po, sir. Magkandak pa ba? Yes, ito. Yes. Now, you list this one. An exemption to the rule, even the penalty is less than 4 years, 2 months, and 1 day. Even the penalty is less than 4 years, 2 months, and 1 day, meaning 4 years, 2 months na lang, pababa. Tapos na commit ang crime in cities, required pa rin mag-conduct ng PI. Why? O bakit ba sa reason? Because if the crime was committed in chartered cities, all of the crimes there should be under the direct control and supervision of a public prosecutor.
magka-conduct pa rin ng PI even the penalty is less than 4 years to mas and what eh. So what if it is committed in a province? Kasi for example, it was only committed there in Teresa, in Morong. Oh. Is the... Then the penalty is less than 4 years to mas and what eh. Is PI still mandatory? The answer is again, no. Hindi na, kasi it happened in provinces. Sa board exam nyo, laging ganun yung tinatanong, pabalik-balik lang. Papalitan niyo yung penalty, oh. Tandaan nyo, again, ha, balikan natin. Para di malito. Pag 4 years, 2 months, and 1 day, automatic required ang PI. Oh, gagawa talaga ng PI kasi ayun yung requirement niya. Now, we talk about places. Even it is less than 4 years, 2 months, and 1 day, if it happen in cities, mandatory pa rin ang PI. If it happen in provinces, it's not mandatory. Okay? Nagigets ba? Okay. Oh. What if now? Oh, sabi natin, eh sir, paano pag ang penalty naman is 4 years, 2 months, and 1 day? Ang problema naman, yung tao is na-arresto without a warrant. Without a warrant. O is preliminary investigation mandatory? What do you think, Trans? Si Trans, magaling to eh. Oh. Hindi po, sir. Ano? Arvin? Ano yung kakantak na? IP, ano yung IP? Ipes proceeding. Okay, so hindi na mandatory yung preliminary investigation. Ang ikakandak naman kasi warrantless arrest yan is inquest proceeding. So mag-iiba na yung procedure ulit, hindi na PIA ikakandak. So now, oh, ay, ganun pala yun. Oo, pag warrantless arrest, hindi na rin mandatory ang PIA. Now, Trans, what if the offense is more than 4 years, 2 months, and 1 day? Then the person ask for preliminary investigation, pwede ba siya mag-ask for PI although na-inquest na siya? Do you think, Trans? Ay, hindi na po, sir, pag na-inquest na. Hindi na siya pwede mag-ingi ng PI? Eh, 4 years, 2 months, 1 day pa rin naman penalty. Example, homicide. More than 4 to 1 yun. Pwede ba siya mag-request for another preliminary investigation aside from inquest? Pwede, sir? Oo, pwede. Sus, Mario. Pwede, kasi the penalty is still 4 years, 2 months, and 1 day, pwede siya mag-ask for PI. Now, papasok yung term natin dun. Pag ang penalty is more than 4 to 1, 4 years, 2 months, and 1 day, your preliminary investigation will become a statutory right. Karapatan mo na yun. Pwede mong hingin kay prosecutor yun. Ang problema lang, para kang tanga nun. Kasi magpapag-isa ka na kay prosecutor ulit. Oo, oh, papag-isa ka lang ulit. What's the reason eh? Kasi minsan discard yan eh. Pampadelay ng kaso eh. Matagal minsan yung PIA. Nakita nyo, 10 days na. Bilangin nyo 10 days, 10 days, 10 days nyo dyan. Aabot na 60 days yan. May na 10 days set. Kung titignan nyo ah. Oh. Ay, in real life yan, 10 days, 10 days naman. Hindi naman kasama dyan yung ano. Laging government offices lang yan. So yung iba ginagawa pandelay yan. Diba, kung naalala nyo, pag na-warrantless arrest yung tao, diba, dapat i-bring siya or mag-file ng complaint within 12, 18, 36 hours. If the offense is, the penalty of the offense is 4 years, 2 months, and 1 day, more than 4 years, 2 months, and 1 day, and then pwede pa siya mag-ask for PI or preliminary investigation, ang gagawin niya nga lang, i-waive niya yung Article 125. Ayun, kaya in relation talaga yan dyan, i-weave niya yun. Doon na magkakanda ulit ng preliminary investigation. Okay na? Okay. So, sir, how about those offenses that having a penalty of less than 4 years, 2 months, and 1 day, pwede rin po ba mag-request ng PI? Oh, what do you think? Pwede ba? Pwede ba i-PI yung 4 years, 2 months, and 1 day na less than, ha? Pwede ba mag-ask? Pwede rin. Wala problema. Pwede ka mag-request. Kaso nga lang, kung titignan nyo nga, sabi ko sa inyo, inquisitorial in nature to. Gigisahin ka lang. Medyo pangit yung PI kasi inquisitorial in nature yan. Okay. So now, as a rule lang, tanda natin yung places, yung kanina, sa tatanda natin si 421. Pag less than 421, hindi na mandatory ang PI. Pag more than 421, mandatory ang PI. Now, pag warrantless arrest, hindi na mandatory ang PI, pero pwede mag-request. If the offense is having the penalty of 4, at least 4 years to mas and 1 day. What else? Even though it is less than 4 to 1, kung nangyari naman sa cities, magkakandak pa rin ang preliminary investigation.
Okay na? Tandaan nyo yun. Nakita ko yung tanong na yan. There was scenario. I think on your board exam, lagi nilalabas yan. May anim na scenarios talking about province, cities, then the offense, 4-2-1. Ganun na lagi. The penalties, 4-2-1. Titignan ko pwede ba mag-andak ng preliminary investigation or magkaroon na lang ng direct filing with the MTC. So, let's talk about the direct filing of the in the MTC. Now, the direct filing in the MTC, if you will take a good look here, Section 8, punta kayo sa Section 8 na. Section 8. Paragraph B. Okay. Ito problema natin eh. Kasi kung makikita nyo, diba sa MTC, oh, makinig kayo mingi ah. Alam natin sa MTC, ano jurisdiction ng MTC nyo? Diba? Less than 6 years? Tama? Oh, yes, pwede. Oh, less than 6 years. Kung titignan natin, tatama yung jurisdiction ng MTC nyo with 4-2-1, right? So, meaning, if the offense has the penalty of 4 years, 2 months, and 1 day, 2, 6 years, meaning that is the maximum period of what? Kunalala nyo ba? O, prison, correctional. No, so, kinumpit na natin yan. Kunalala nyo ba? Dapat, manalala nyo yan. O, medium period yung, ano eh, yung 4-2-1 eh. Maximum nyo yung 6 years, di ba? Kaso, i-divide ba natin by 3 yun? With days law. Eh. Anyway, so, naglaran doon sa prison correctional, tingnan natin. Okay, sa maximum period niya. Okay. So, 4-2-1, 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years, may jurisdiction pa yung MTC, kung titignan natin, tumatama pa. So, meaning, yung mga offenses there, na pwede pa mag-conduct ng PI ulit doon, even though it is MTC. So, may direct filing naman tayo na tinatawag if it is less than 4 years, 2 months, and 1 day sa MTC rin. Naintindihan ba ba? Sinasabi ko sa inyo rito kasi may dalawang term. You can file a direct complaint with the MTC. Okay? If the offense is less than 4 years, 2 months, and 1 day. If the offense is more than 4 years, 2 months, and 1 day, pwede pa rin naman i-file sa MTC, right? Kasi hanggang 6 years yan eh. Ang jurisdiction ng MTC, so walang problema. So may dalawang term. Ang delikado rito yung direct complaint na tinatawag natin. So if the offense happened, eto na, bubuhin ko na. Happened in the province and has a penalty of less than 4 years, 2 months, and 1 day, pwede na tayong mag-direct complaint with the MTC. Gets ba? Kasi pag more than 4-2-1 pa rin yun, pwede pa rin i-file with the MTC. Kasi hanggang 6 years ang MTC, wala tayong problema dun. So magkakandak pa rin ng PI dun. Nakukuha? Iba yung direct filing, iba yung direct complaint na pinapasa dun sa MTC na less than 4 years to mas in 1 day. Why? Hindi na mandatory yung preliminary investigation eh. Wala na PI na ikakandak. Nakukuha? Oh. Now, oh, ano gagawin dun eh? Malilit lang naman yung offense eh. Oh, actually, di ba, pag sinampan ka dyan sa MTC, malilit lang. Tapos less than 4-2-1 pa, wala ng PI. Ano gagawin lang ni judge? Titignan lang mag-complete mo, i-verify niya personally. O titignan talaga kung yung tao, ay, eto, ano to, may ano to, may guilt to, may probable cause eh. Mag-i-issue siya ng warrant, however, hindi na ini-issue yung warrant pag malilit lang yung kaso. The term here na ginagamit na nila is summon. Tsaka na lang sinasummon yung tao. Summon na lang, kasi, puta, lit-lit, January, just fixation lang, mag-warrant to paris pa ba dyan? Hindi na. Lit-lit lang yung kaso eh. O lalo, pag-fine lang yung offense. Hindi na, hindi na mag-ganan ng warrant to paris yan. Summon na lang, attend ka na lang dito. Sabihan ko na lang ng court. Okay. Okay, ha? Yeah? Oh, that's the whole story ko, titigyan nyo. That's 112. Ayun yung mga section pero pinubay natin. So, mahaba lang yung procedure. Hindi ko nakuha ito sa inyo kasi matter memorization yun, eh. Just remember that the 2-5 days, okay na kayo dun. Resolution, tsaka yung termination ng preliminary investigation. So, now, here, pagkatapos ng preliminary investigation, ibig sabihin, tapos na, magkakaroon na ng resolution si fiscal or si prosecutor nyo. Magkakaroon ng resolution. Doon nyo na makikita pag may resolution na isasabit na sa court yun. Papasa na sa court para magkaroon ng warrant of arrest. May recommended bail na rin doon. Oh, nakaligyan. So we will go now to Rule 114. Oh, what is 114? Punta tayo, Rule 114. Bail. Ay, naku, mahirap to. Ang daming memorizing din dito. Bail. Oh, yung bill nyo, I've seen a lot of books here. Yung bill daw kasama sa correction administration. In fact, bail is not, hindi yan ano,
hindi yan pang reformation. What is the purpose of your bail? It is for the temporary release of a person. Temporary liberty lang yan na binibigay sa tao. Okay. So, yung bail natin, pwede lang ba ibigay sa accused lang ba? Or sa witness, pwede rin. Oh, tandaan nyo to, it's not only given by the accused, pwede rin sa witness. Kung yung witness nyo is ayaw umatendang hearing, ibibail yan ng court. So, yung bail natin dito, another purpose is, aside from temporary liberty given by a person who is accused of a crime, para makalaya man na sa kulungan, yung isa nyo is for the purpose ng securing the attendance of witness. Pwede rin. So, what is the main purpose ng bail? Ayun. So, binigyan ka ng temporary liberty, the main purpose here is to have you, to secure you of your attendance in court. Para umatend. Kasi pag di ka umatend, ipo-forfeit yung bail. Oh, ayun yung ano mo, parang guarantee mo, na-attend ako, ito 50K, bail ako. Okay. So, ito madalas na tanong ng mga crime, nakakatawa. Saan ba binabayaran ng bail? Lutap, saan ba binabayaran ng bail? Sa tingin mo? Saan sa mga movies, saan nangihingi ng bail? Yung mga polis, no, Lutap? Lutap, sa polis ba binibigay ang bail? Sabi ng mga polis, piyasa mo na yan, para mapalabas na namin. Pahingi 100K. Di, sir. Ganun ba yun? Saan binabayaran yan? Nako. Tayo. Mapapanood nyo sa movie, binabayaran nyo yan sa mga polis. No. Saan binabayaran to? Sa city or municipal treasurer. Okay? Hindi rin pwede sa court, ha? Corruption din yun. Doon sa treasurer's office yan. However, sa practice ngayon, yung mga court na eh, may treasurers na sila doon eh. Wala ang problema. Pero huwag sa clerk of court, ha? Sagot nyo treasurer's office, ha? Huwag clerk of... Dahil corruption yun. Kunwari, binigay mo sa polis. Oh, piyansa na natin para makalabas. Oh, galing ng polis, ha? Nagpapabail, ha? So, hindi yon. Hindi yun yung bail. Ano yon? Under the table yon. Ang bail, binabayaran doon sa may court mismo, may treasurer na doon. Treasurer yung tawag nyo, huwag yung clerk of court. Kasi kung sa clerk of court ka rin, corruption din yon. Ay ba yon? Kaso nga lang, as practice na, makikita mo na may treasurer na sarili yung ano, yung court. Para hindi mahirapan kasi, like dito sa Antipolo, punta ka sa Hall of Justice, tapos punta ka pa doon sa Inari Center. Para makabibayad ng bail. Hindi na. Nilalagay na mismo sa court yan. Okay? Again, the very purpose of bail nyo is mag-secure ng attendance sa court. Mag-secure ng attendance. Okay? So now, sabi ko nga sa inyo, itong bail na to, hindi to part ng correction administration nyo, ha? Kasi some of the book, sinamag, kinaka-copy-paste eh. Ay, I've seen a lot of book na kinaka-copy-paste tong bail na to. Hindi naman to mode of correction. Ah, that's the problem of the authors of book ng ano. Hindi nila naintindihan yung ginagawa nila ng libro. Ay, ang yabang naman niya. Totoo. Hindi naman kasama yung bail sa correction. That's temporary liberty only. Oh, I don't know. Iba, kung nag-aaral kayo, iba, sinasama. No. So, the very problem in the Philippines, ito ha, this was said by my professor, si Piscaluna. Sabi niya, bakit ang Pilipinas ang daming nakakulong? Alam nyo ba pinakarason? Because those person na mga detained doon, they cannot post a bail. Hindi sila makapag-bail. Kaya dami nakakulong dyan sa BGMP. Hindi sila makapag-bail. Or either, their offense is not available, depending upon the offense, of course. Pero mostly ng kaso nyo, kita mo, gambling nga lang eh. Nakakulong pa rin. Taka, magkano lang gambling? 10,000 lang ang bail niyan. Ay, sus Maria, baka 5,000. Ibaba pa nga eh. Oh. Hindi makapag-bail. I don't know. Ayun yung problema. Ba't ba ang dami na didetain? Nasa nililit naman ang mong kaso. Walang pang bail. Ibig sabihin, hindi makapag-post ang bail. Walang pang bail or hindi makapag-post ang bail. So now, in bail nyo, to make it short, there are different kinds of bail now. Okay, iba-iba. Unahin natin, the first kind is cash bond. Cash. Pa-cash. Ibig sabihin, binayad mo in cash through cash. O, kunwari, nakapatay ka. Homicide. Ang bail nyo is 50K. Makalaya ka na, temporarily. O iba to ha, hindi yung bail nyo na fine ha, hindi rin fine to ha. Bail is for temporary liberty, iba yung fine. Fine is a penalty. Etong bail na to, kasi nga makukulong ka, bibigyan ka lang ng temporary liberty abang tinatrial ka. Hindi ka pa naman guilty. Tapos paano yung binayad mo na bail dun, para masecure lang yung attendance mo. O, another one,
property bond. O, pag wala ka namang cash, marami kang property, sangla mo yung title nyo dyan. Sangla mo yung, sangla tuloy. Ibibigay mo yung title mo, parang sanglaan din eh. Ibibigay mo yung title land mo dun sa court. O, ano pa, pwede rin yung ano mo, yung motor mo. Pwede rin, o ba sasakyan mo. That will be property bond. O, another kind of bond, we have a surety. Or yung tinatawag namin corporate bond. Ito, may ginagawang trabaho na ito eh. Pag nandiyan ka, makita nyo doon, pag nagtrabaho na kayo sa jail or sa PNP, makita mo yung may piyansadora, piyansadoro. Ay, yung trabaho nila, papautangin ka pang piyansa mo, tapos isingiling ka na lang, may monthly interest. O, pwede naman yon. Surety bond, may corporation yun. Corporate bond din yung tawag. Another one is, ito yung sikat, release on recognizance. Kahit wala ka ng pera, by recognizance, sino ba yung mga recognizance? Yung mga kilalang tao. O, si mayor, pwede rin si barangay captain nyo, pwede yung pare. O, parang guarantor mo naman sila na hindi kita takas, na-attend ka pa rin ng hearing by using naman release on recognizance. So those are the four things na klase ng band nyo. Ang dami nga ng procedure dyan sa band. Paano ka magbabayad? Anong mga requirements? Ang dami. However, hindi na itinatanong yan sa board exam nyo kasi that is a matter of procedure done in the court. So now, we need to understand here is the bail. When it is discretionary or bail as a matter of right. O, tandaan yung term, ha? Again, bail as a matter of right and bail as discretionary. Okay? So, we have discussed on the previous topic yung hierarchy, of course, if you could see, recall it. O, diba? May RTC tsaka MTC. Ano yung mga yun? Those are your regular trial court. Basta may T sa pangalan na court, regular court yun, nag-hearing talaga. So, ang hearing nyo lang, from MTC tsaka RTC. O, dun ka pwede mag-post ng bail. Wala namang problema. Now, titignan natin yung penalty. Diba? Pag RTC is above, 6 years. Pag MTC is below, 6 years. So, in MTC cases, yung bail nyo, pwedeng i-file yan even before or after. Ay, parang magsabi after. O, ibig sabihin, tapos na yung judgment, nag-appeal ka. In-appeal mo sa RTC. Pwede mo pang gamitin yung same bail na pinost mo in that court. Before and after, pwede mo pang gamitin yung bail mo. That is a matter of pride. Another thing is that in RTC, bail is a matter of pride if the offense is less than reclusion perpetua. Meaning, reclusion temporal and prison mayor. Doon ka lang pwedeng mag-bail. Ayun yung bailable offense. Meaning, it is a matter of pride there. Now, if the offense is more than, ayun, reclusion perpetua or death, wala naman ang death ngayon, life imprisonment, meaning the offense is non-bailable. Meaning there that the bail will be a matter of discretion. If the evidence presented by the prosecutor is weak. Okay. Oh, makinig ba kayo? Mag-iba-iba yung grammar. Sayang, ha? If the evidence presented by the prosecutor is weak and that the penalty is reclusion perpetua to death, then therefore, bail is discretionary. Pwedeng ibigay ni court. Even though the penalty is more than reclusion perpetua. Okay? Okay. So now, bail is a matter of right only in RTC before, not after judgment. Before only. Before the final judgment of the RTC. Bail is a matter of right. Except if the penalty is reclusion perpetua and above, and then the evidence is strong. Yun lang. If the evidence is strong, wala nang bail. Hindi na pwede. So, magiging discretionary lang yan if the evidence presented by the prosecutor is weak. Okay? Nagigets ba? O, lilitan natin para maganda. Sa penalty tayo magbe-base. Sa penalty. Now, if you memorize again your penalty from prison, arresto minor, arresto mayor, prison correctional, prison mayor, dun, hanggang reclusion temporal, dun, bail is a matter of right. Bail is a matter of right if we are talking about penalty, ha? But if
If the penalty is reclusion perpetua and above, it is discretionary. It will be discretionary if the evidence presented by the prosecutor is weak. Okay? Discretionary, pwedeng bigyan ng court. However, bail could not be given if the penalty is reclusion perpetua and above and the evidence of the prosecutor is strong. Wala nang bail. So, hindi siya discretionary. Magiging discretionary lang pag weak yung evidence. So, if we will talk about on the courts, kasi nga may jurisdiction yung mga courts nyo, 6 years and below and 6 years and above. Now, pag 6 years and below, automatic MTC. Before or after yan, pwede yan. Example, ikaw na-judgmentan ka na ng MTC. Iakit sa RTC, gusto niya i-appeal. Pwede mo gamitin yung bail na pinost mo sa MTC. Doon sa RTC. Makakalaya pa rin, okay lang. Okay. Eh, kasi 6 years below lang yan. Now, in RTC, depending upon. Kasi yung penalty mo doon, pag reclusion perpetua above na, depende, discretionary kung weak yung evidence, bibigyan ka ng bail. Eh, kung hindi namang weak, strong, walang bail. Okay? Tandahan nyo yan, ha? Minsan yung tanong is about penalty or minsan yung tanong about jurisdiction sa court. O, bail. Okay? So, ang dami natin ditong rules about the bail. However, in bail nyo, yung guidelines natin masyadong malawak, hindi na yan. It's upon the court kasi na suriin kung yung bail is ibababa or ibababa. Pwedeng kasi may tetag tayong motion to reduce bail. Hindi naman tinatanong sa inyo what will be the guidelines on reducing the bail. So now, in bail natin, wala naman din capital offense now. However, yung capital offense yung meaning, yung penalty nyo, having death penalty, in the revised penal code, ha? Wala naman na yan. Hindi naman din na itatanong. Now, the burden of proof in application of bail. Burden of proof. Now, if a person is applying for bail, saan ba natin gamitin yung burden of proof na mag-file ng bail? May burden of proof pa. Doon natin papatunayan if the penalty is reclusion perpetua. Kasi kailangan natin patunayan that the evidence of the prosecutor is weak. Papatunayan mo, weak. Eh, mahina yung pinresent niya eh. Sino may burden of proof doon? Magre-re-rail lang ba tayo kasi mahina talaga evidence niya ni prosecutor? Tandaan nyo to, although the term they're used, if the evidence is weak, the evidence presented by the prosecutor is weak, pwedeng i-post ng bail, pwedeng mag-post ng bail, or pwedeng i-grant ng court, hindi tayo pwedeng mag-rely sa weakness ng prosecutor. We must present the own evidence of the accused who is posting a bail. Tandaan nyo, although the grammar is just like that one, that the evidence is weak, no, you must not rely on the weakness of the evidence presented by the prosecutor. You must rely on your evidence. Kung naalala nyo, dinanan natin nunti yun. Naalala nyo pa yung burden of proof. Naging kay prosecutor lang naman yan eh. Hindi mo mag-shift yan. However, kung gusto mo patunayan na weak yung evidence yan, you must present also your evidence. You must not rely on the weakness of the prosecutor. Nagagets ba? Naintindihan ba? Question. Question? Wala nang question? Okay. On bail nyo, ang daming guidelines dyan, you need to recall only yung kinds ng bail nyo, ha? Ano-ano ulit yun? Cash ban, property ban, surety, or release on recognizance. So, ayun na yung klase ng bail nyo. Then, it will be asked to you yung bail as a matter of right and bail as a matter of discretion. Tatandaan nyo lang doon yung jurisdiction ng court, MTC, RTC, MTC before and after. Before and after, pwede pa rin yung bail. Now, sa RTC, it's only before judgment, na magiging matter of right. Depending upon also on the penalty, if the penalty is reclusion perpetua and above, wala na rin bail. Now, discretionary siya if the evidence presented by the prosecutor is weak. Now, magbibase naman kayo sa penalty, tandaan nyo lang yung reclusion perpetua. Ayun lang yung threshold nating pangawakan. So, pag yung threshold natin, reclusion perpetua, pataas, bail will be discretionary if the evidence is weak. Okay? Pag evidence is strong, of course, wala nang ipopost na bail. Okay? Okay na. Punta na tayo sa 115, rights of the accused, bago tayo pupunta sa arraignment.
Now, nung kanina, nung mga diniscuss natin, 113, o yun, nang-aresto na, gumawa ng information sa Rule 110, deem instituted yung civil action under 111, gumawa ng resolution under 112, nag-andak ng PI. Oh, ang daming guidelines kasi pag nakuha na yung resolution, may recommended bail doon, pwede na mag-post ng bail. Eto pa, may mga rights pa yung accused na makikita natin. So, depending upon kung saan stage ng procedure to. Oh, first, the right to be presumed, the presumption of innocence. Oh, yan yung first paragraph nyo. Now, here, yung mga tinatanong dito, tandaan nyo, ang mga tinatanong dito is, what kind of right is this one? Would that be statutory right, constitutional right, or procedural right? Kung tatandaan nyo, ha? So, yung kanina, we have discussed, like the preliminary investigation, kung naalala nyo, if the penalty is more than 421, mandatory PI. Tatawagin yung PI, pag penalty is 421, pataas, statutory right. Laging tinatanong nyo, what kind of right is preliminary investigation? Eh, hindi nyo na makikita yan dito sa Rule 115. Hindi nyo rin makikita sa Constitution yan. Pinrovide lang ng batas. So, we will term it as statutory right. So, yung mga rights of the accused nyo rito, mostly, kasama na to sa Article 3 ng Bill of Rights of the under the Constitution. Like this one, unahin mo natin to, the presumption of innocence. Okay. In presumption of innocence, tinatawag natin tong disputable presumption. Or tatawagin nyo, ito yung nilabas sa board exam nyo, tinatawag tong juris tantum. Juris tantum, or a disputable presumption. Meaning, hindi siya absolute or hindi siya conclusive. Pwedeng i-rebut naman, of course. How could it be rebutted? By presentation of proof beyond reasonable doubt, which requires only moral certainty. Okay. So, yung presumption of innocence nyo, eh, syempre, gumagana yan sa buong, hanggang sa buong ng trial until the final judgment. Ay, kung nag-appeal pa, ay, depending upon. So, yung presumption of innocence nyo, ang pwede na mag-overthrow dyan is the judgment that it was proven beyond reasonable doubt that the person is guilty. Oh, yun. Doon lang ma-overthrow yan. Ah, madali lang yung presumption of innocence natin. Next one, ito. Letter B. The right to be informed of the nature and cause of accusation against accused. This is among all of the rights here. Ito yung madalas na tinatanong. Tsaka ito yung pinaka-importante sa lahat. Why? This right could be seen in the stage of arraignment. Tandaan nyo, ha? Yung right to be informed of the nature and cause of accusation against the accused could be seen only on the stage of arraignment. Doon lang makikita yan. Ano ba ginagawa sa arraignment? Binabasa yung information. Yung ginawa ni prosecutor doon sa PI. Babasahin ulit yun doon sa arraignment. O, tapos magpiplead ka ng guilty or not guilty. So here, in the right to be informed of the nature of accusation, another na makikita nyo rito related is yung mga inaral natin, like in Jemaah, yung mitigating and aggravating. Pag hindi inalleged yung mga yan, nababiolate yung right to be informed of the nature and cause. What else? Yung inaral natin sa Rule 110. Sa Rule 110, yung end and up. Pag hindi na kompleto yung substantive form doon, yung substantive form niya, this is also violation of the right to be informed of the nature and cause of accusation. So, ito yung pinakaklaseng, importante klase ng right nyo na hindi pwede tanggalin kasi ito yung nakikita sa arraignment. And why the reason na hindi siya pwedeng tanggalin? It involves public interest. And aside from that, kung naalala nyo pa, diba, how will the court will acquire jurisdiction over the person of the accused? Ayan, pag-inarin. Doon na maka-acquire yung court ng jurisdiction over the person of the accused. O, aside from yung arrest, ha? Tsaka yung voluntary surrender nyo. Kailangan ma-arin muna yung tao bago maka-acquire ng jurisdiction yung court. Kasi kung walang arraignment na magagawa, wala pang jurisdiction yung court. Okay? Hanggang hindi ka pa nagpiplead ng guilty or not guilty there, wala pang jurisdiction yung court. Hindi pwede magtuloy yung kaso. So, napaka-importante nitong paragraph B nyo, the right to be informed of the nature and cause of accusation, makita lang to again sa arraignment. Tandaan nyo nga kasi tinanong na yan, what right could be seen in the proceeding of arraignment? O, tandaan nyo, the right to be informed of the nature and cause of accusation. Okay? O, next one. Ito, yung sinyo, ang haba-haba na ito. Most of the here is the right to counsel. Ito, tawagin na lang natin the right to counsel. Ang haba eh. Okay. In the right to counsel, we all know na talagang from any stage of proceedings,
the person must be assisted by counsel. Saan, kahit saan stage. Importante to, even mag-start yung ano nyo, mag-start na yung proceeding, which is arraignment. Dapat may counsel ka na dun at from the very end. Oh, hanggang appeal nga eh. May counsel ka, you will be defended by your counsel. So now, the right to counsel, kung makikita pa natin, tandaan nyo, kasama rin to from the moment that the person was arrested. Arrested, yes. Oh, kasi provided na rin ng RE 7438 nyo. So meaning, yung right to counsel nyo, ano kaya klaseng right naman to? This will be also called as statutory right. Aside from constitutional right. Kasi provided na rin yan ng RE 7438. So now, the right to counsel, tignan nyo sa mga station proceeding ha, kung saan magiging present ha. Moment of arrest. Ando sa 113. Pwede ba sa 112? Ando sa preliminary investigation? Pwede naman mag-counsel? Oo, hindi allowed doon kasi hindi naman hearing yun eh. It's a summary procedure done only by the prosecutor. Walang counsel doon na required. O saan nababalik ulit? Ayun na, mamaya sa 116 nyo. Sa arraignment na ulit. Mandatory yan. Hindi ka pwedeng i-arraign nang wala kang counsel. That will be tantamount also na deprive yung right mo. Aside from wala kang counsel, ma-deprive din yung right to be informed of the nature and cause of accusation. Kasi you were not assisted by your counsel. There are a lot of things na nangyari yan. Sa ibang bansa, daming cases decided dyan. Na yung counsel absent. There is a movie there eh. Forget the title. Yung mga nag-sedition sa government. Yung isa yung negro walang counsel at the end of the proceeding. Oh, yun. Null and void yung judgment. Walang counsel eh. So, crucial tong counsel natin. So, aside from that, kasi i-right to eh. Now, pwede rin bang i-waive to? Yes, pwedeng i-waive. Ito matutuwa kayo, there was a history happened. Ito, yung si Marcos nyo. Yung senior ha, hindi yung junior ha. Yung senior nyo. We need niya i-right to counsel niya. Kumuha lang siya doon sa cross-examination na lang. Kasi mukhang tanga naman siya kung i-cross-examine niya yung sarili niya. Isipin nyo yun, pupunta ka sa witness stand, tapos si Corey yung magiging lawyer. Kumuha na siya ng puppet lawyer niya noon. Oh, eh, magaling naman yun eh. Eh, nangyari sa history yun. Ganun yung ginawa niya dati. Winib niya yung right to counsel niya. However, pwede mo pang i-retrieve kahit i-wave mo naman eh. Kung gusto mo ulit ng counsel, papasis ka. So now, tatawagin natin yung mga counsel dito. Ito na naman tinatanong sa inyo rito. What are the kinds of counsel here? Will be counsel de officio and counsel de parte. Oh, sino ba yung mga counsel de officio nyo? Pag sinabi natin counsel de officio, these are counsels or mga lawyers appointed by the court. And the officio. May ibig sabihin na officially appointed by the court. O, sino ba itong mga common eh? O, yung mga PAW lawyers nyo. O, yung public attorney's office. O, yan, counsel de officio. Ayun yung mga free. Meron naman na tinatawag tayong private lawyers or tawagin yung counsel de parte. Or yung counsel of your own choice. Ayun. Ayun yung nag-assist yung, bala akong binabayaran naman talaga yun. Bayaran mo yun, kunin mo. Ayaw mo ng Paolo yan. Pwede, counsel de parte. Okay. Okay na yan, counsel. Next one, ito. The right to testify on your own behalf tsaka to meet the witness on the cross-examination. On your procedure here, the order of trial kasi, makikinig, the order of your trial is again, ito yung normal procedure. Makita nyo to dun sa rules on evidence. What is the order of trial? Mauna lagi, kung tao, prosecutor, defense, tapos tsaka magkakaroon ng rebuttal. Sa rebuttal. Kung yung mismong proseso, tawagin natin direct, cross-examination, redirect, recross. Okay? So, may ginagawa muna ng una. Of course, sino ba mauna mag-present ng evidence niya? Of course, the prosecutor. O, yung ginagawa niyo dito is direct examination. Ida-direct niya yun. Okay. After that one, yan, magpipresent naman, of course, ng witnesses niyo yung defense ng evidence niya. O, si defense counsel niyo. After ma-present yung mga witnesses by the prosecutor, iko-cross-examine niya yun. O, tapos i-redirect ulit, recross. O, tsaka magkaroon ng judgment. So, here, yung sa cross-examination nyo, makikita nyo, rights of the accused niya, meaning na kay, ano siya, na kay defense. Sa cross-examination, itong kagandahan dito, kasi
pagkatapos si Derek, i-cross-examine, of course, magte-testify siya on his own behalf. Pwede na mag-testify siya sa sarili niya. Wala namang di problema yon. Ang problema rin dito, bawal yung term natin na ganito. Tandaan nyo ito, ha? The right against self-incrimination. O, hindi pwede mag-extend yun. Yung self-incrimination, ibig sabihin, sinasalang mo yung sarili mo. Nape-prejudice yung sarili mo sa testimony mo. O. Ayun yung i-avoid doon sa during the cross-examination. Pag pwede siyang i-cross, however, wag lang incriminatory matter against doon sa mismong accused. However, may exemption pa rin. Kung nag-confess naman siya. Incriminate niya yung sarili niya, nag-confess siya. Another exemption to the exemption. Okay, dali lang yan. Aside from that, we have also the compulsory process to secure the attendance of witnesses, kung naalala nyo. Ito yung sinabi natin kanina. Pag may mga witness na yung ayaw umaten, the court will allow the witnesses to pose a bail for the purpose of securing their attendance. Okay. Witnesses, may compulsory rin, process. Okay. Speedy impartial public trial nyo, may special law na to. Now, under that special law, yung Speedy Trial Act nyo, 180 days, dapat tapos na yung kaso. 180 days. Ang problema, it's only good in writing. Hindi mo 180 days. Taon nyo binibilang. Next one, appeal. Ito, maganda tong appeal. Ito, madalas siya tanong. Kanino lang ba na-extend yung appeal na right? Pwede ba mag-appeal yung prosecutor? What do you think? Or it only extended lang to sa accused? Sa defense? Tandaan nyo to, yung right to appeal nyo is limited only for the accused. Bawal to sa prosecutor. What's the reason? What's the rationale behind? The reason is that yung decision of the government is also the decision of the court. Decision ng government yan. Bawal nilang alin, na-stop sila dyan. Kung ano yung statement ng ginawa na ng government, bawal nang bawiin ng ibang government. Yung prosecutor, saan ba siya? Sa government. Yung court nyo, nasaan din yun? Nasa government. That's the reason why yung appeal nyo is limited only to the accused. Hindi pwede mag-appeal yung mga prosecutor. Yung pag tinapos na yan ni court, hindi nila pwedeng i-rebut yun. Okay na? Oh, let's have a break. Then we will continue on Rule 116. 10 minutes break naman. Air break muna tayo.